Nangyari noong August 2006 sa Mount Sinumaan, Indanan, Sulu. Anong gabi na yon ay halos hindi na kami makapahinga. Prepare kasi may positive info na meron daw kuta ng abu sayap. So ngayon may instruction agad si ano, si unamin si Major na ngayon, si Major Kutit. Nung gabing yun, binigay na yung mga kailanganin namin para sa lakad namin. Mga bala, pagkain, lahat-lahat na. So ngayon, nakaready na kami. Mga alas 10 yata ng gabi yun. Sinakay na kami ng 6x papuntang Mount Sinumaan. So ngayon ibinaba kami dahil malapit na daw kami sa target. So ngayon na yung team sa team ni Sergeant Sumain, yun ang nauna. So hindi kami nagpadalos-dalos kasi madilim. Kasi yung info nga, nandiyan na yung kalaban. Talaga, pakiramdam sa paligid kasi mahirap na maunahan doon. Hanggang sa tagal ng nag-standby, naabutan kami ng umaga. Wala pa rin. Pero hindi kami nagkumpiyansa. So ngayon hindi kami nagkumpiyansa. Kasi kahit maliwanag na umaga na. Nabutan kami ng umaga, wala pa rin inkwentro. Sa info na nandiyan daw yung kalaban. So ngayon, gutom ng tropa. Naghanap kami ng medyo safety na lugar, medyo mataas. Doon kami nag-almusal. Yun, nag-prepare. Almusal hanggang nag-prepare naman sa pananghalian ng kuwan para pagdating sa kuwan may naluto na. Kakain na lang para pananghalian. So, pagkatapos nun, nakapahinga lang ng saglit. Wala kaming tulog. Pagod talaga. So, ngayon, nag-move naman kami. Ngayon, may dumaan na siguro mula sa pinag-almusalan namin, nakalakad siguro kami ng mga 200 meters. Nag-halt kami. May nakita kami tao. Doon may bata at saka tatay niya yata yun. Oo. Ngayon, may dalang pitchel. Tinapay. Ngayon, hinold namin. Ayaw namin patuloyin kasi ayun nga, sa taas, malapit na kami, nasa paahan na kami ng Mount Sinumaan. Hindi namin pinatuloy. Yung bata tsaka yung matanda, inimbestigar namin. Nung hindi namin pinapakyat sa taas, hindi pinabalik namin. Nung pinabalik namin, sumigaw yung matanda, parang kuan na yun. Parang sinabi niya doon sa kasi yung sa taas pala, positive na yun. Parang, parang sinabihan niya, na may mga sundalo, sumigaw, pasabilis.
So mula noon, di nag-advance na yung isang ano, isang team doon sa taas. Kasi positive na talaga, sumigaw yung ano eh. So, kinabahan na rin kami. Siyempre, kung tuusin, wala eh, nasa paahan kami. Mahirap. Posisyon noon eh, kuhan ako noon, lead scout. Eh, nung ano, nung umakyat yung team ni siya din sumain, yung leading team, yun na. Nung naakyat ni Kuana, nag-advance yung team ni siya din sumain, may nakita silang tao. Hindi pa niya pinutukan, so dun sa taas, hindi niya pinutukan, may nakita siyang tao. Ngayon, nung imbis na putukan niya, mga ano lang, mga 500 meters yun, 100 meters yun, malapit lang. May baril, parang nagulat siya. Ngayon, binugahan na kasi siya. Binugahan kami ng una. Kaya doon, tinamaan yung lead scout. Di, kuha na kami. Drop na kami lahat. So, sabi nung kuha, team leader ko. Oh, team namin ni ano, team leader ko, Sergeant nakalimutan ko. Team namin assault. So ngayon, hindi na kami makaabanti kasi nag-ulan ng bala talaga. So ngayon, silugi kami, nasa high ground yung kalaban. Di pinilit namin mag-maneuver. Wala talaga, yung team ni Sarin Sumain, wala na, natamaan na yung si ano, Sarin Sumain. Pati yung contact man niya, may tama na. Yung team leader nila, si Sergeant Imbalsado. Matapang din yon. Talagang siya na nag-assault kasi may tama na yung kanya, yung lead scout niya. So nung pag-assault niya doon, nauna siya. Yun ang mali ni Sergeant Imbalsado na nag-solo siya. Iniwan niya yung team niya. Mula nun, yun pala, nakuha na siya ng ano, Abu Sayyaf kasi nag-isa siya. Ngayon, namonitor doon sa radyo, yung radyo ni Sergeant Imbalsado, yung Abu Sayyaf na palang naghawak. No, sabi niya, sabi ng Abu Sayyaf, anong maneuver kayo dyan, dito na yung kanyo. Yung kasama nyo na hold na namin dito. So ngayon, yung tropa, ang ginawa ni Kwan, yung tropa namin, inakyat pa rin namin. Wala na, marami ng sugatan sa amin. Ako, nung sabi ng team namin, assault. Hindi kami makagalaw kasi puro bangin ang gilid. Pero pinilit pa rin na yung makyat yung sa taas. Pero wala na, may tama na ako. Hindi na ako makatakbo kasi nanghina na yung tuhod ko. Yung pala, may tama ako sa tiyan. Akala ko wala lang. Hindi na ako makakuha, nanghina na talaga ako. Nung makyat namin yung taas, wala na yung kasama namin doon eh. Kaya na si Sergeant Imbalsado. Marami siyang tama sa kamay, sa ulo. Tinadtad siya. So ngayon ako naman siyempre hindi ako naglumoral. Nilakasan ko pa rin ang loob ko.
pag yung ano ko rin pala, yung kasaka-teammate ko, may tama din, si Private Victor. Sabi niya sa akin, Sarin, tulungan mo ako. May tama ako. Sabi ko naman eh, huwag kang tumayo kasi kung pareha tayo, may tama din ako. Dito lang tayo, istipot lang tayo kasi volume fire pa yung kalaban. Akala kong ano ni eh, wala na kasi bago kong kasal. Eh, wala pang ano, wala pang anak, pero nilakasan ko pa rin loob ko na mabuhay. Mabuti na lang at may chopper, wala yung contact dun sa kuan, sa Camp Bautista sa Busbus na mag-recover sa amin. Ayun. Nung nadala na kami sa area, yung nadala na kami sa medyo secure na area, dalawa na yung nakapunso. Ako, hindi ko rin alam kung kapusin ako ng hininga kasi wala na rin ako eh. Hilo na ako eh. Mabuti na at nandun si ano si Master Melincion, siyang nagpapalakas tibay na kuan, huwag kang matulog kasi wala, pag matulog ka, wala, matutulog ang dugo mo, magkapusin ka ng hininga. Yun, nagpapalakas ng loob sa akin hanggang nung dumating yung ano chopper, parang nabuhayan ako ng kuan uli kasi hinang-hina na ako. So ganun talaga pala.